Hello! Good morning mga ka-plantips! Welcome po ulit sa channel natin. And for today, ang atin pong featured na halaman ay ang damkin. So, siguro familiar kayo sa damkin. Ito po siya. Ito po yung typical na damkins. Yung color green and may white line sa kanyang dahon. Pero may iba-ibang tipo po yung iba't ibang type po yung damkin. Merong medyo halos white na yung dahon. Meron naman variegated, meron namang yung tagiliran lang yung yung kulay green. But anyway, sa type po ng propagation nila, isa lang naman po yung isang way lang ng pagpo-propagate. So, good enough na po tong sample natin para ma-issue ko kung paano siya i-propagate. So, start na po tayo. Putol lang po tayo ng stem ng ayan. So, ito naman po, medyo maliit lang pero matured na po yung puno niya. So, ayan po. Nakapag-pre-cut na po kasi ako kanina but gusto ko lang po ipakita sa inyo kung paano siya kinat. So, may natira pa po sa kanya. Ayan. Ayan, yan po yung magsisilbing mother plant pa rin. Tutubuan pa rin siya ng mga usbong dyan o yung suloy. Mas pinutol, mas marami po siyang mas marami siyang maipoproduce na supang. So, kung paano po gagawin, ayan, puputulin lang po natin ito. Ayan, kung marami kayong puno, mas okay. Ayan, puputulin lang po natin siya ng kada nodes. Makikita nyo kasi yung kada bukon niya, ayan, yung line na yan, circular line po na nasa kanyang puno. Bawat isa pong ganyan, pwede nating hatiin. Pero, sobrang naman pong liit, so, gawin na lang nating dalawa. Ayan. Dalawang buko. Yung isa, okay lang po kasi may ugat naman siya. Pero, parang sobrang iksi naman. Pero, pwede din. It will work din po. Pero, since marami naman akong binhe, so, pwede kong haba-habaan. So, for this naman po, itong pinaka-top niya, pwede na itong itanim as is na ganito. Ayan. So, yun po yung way ng pagka-cut ng ng stem niya. Ayan. Tatanim lang po siya ng ganyan. Ayan. Kung ano po yung ilalim, yun ang dapat itatanim. Ayan. Anyway, kung halimbawang natumba siya, sisibol at sisibol din naman po siya. Pero kung tanda nyo naman yung upper and bottom part niya, mas maganda po kung nakatayo. Siyempre, yung bottom ang nasa lupa. So, ganyan lang po siya kung paano siya itanim. So, ipakita ko po sa inyo ang end result niya. Ito po, nagawa ko na siya dati-dati pa. So, malalaki na po yung naging end result niya. So, i-set aside po natin to. Malagyan. So, eto po yung Eto po yung end result na nung ating ginawang propagation dati. So, kailangan ko pa rin pala ng paasan para makita. Ayan. So, eto na po siya. Ito po ay hindi pa tanim, kundi pa siya, binhi pa siya. Ito po yung byproduct ng ginawa natin ganito. So, ito na po siya. Ayan. Ibaba lang po ko lang ng konti ang camera para makita nyo. Ayan. Steady po tayo sa puno. Ayan. So, ito na po yan ngayon. Bubunutin po natin para maipakita ko sa inyo yung result niya. Pipili tayo ng mas maraming sibol. So, eto. So, piliin natin ang mas maraming sibol na mahirap ko kasing kuhanin kasi medyo matagal na nagsanga-sanga na ang kanyang ugat. So, eto na po yun.
Nakita nyo, eto na po yung ano, yung ating pinaka binhi. Ayan, yung itilanim natin na parang ganito. Ayan, nakapag-produce po siya ng dalawa. Eto ang isa. At eto pa po ang isa pa. Ayan. So, ayan, kung mapapansin nyo, ano pa siya? Hindi siya whole. Half lang siya. Pero nakapag-produce siya ng dalawang ganito. Ayan. So, out of this half-circled na ano na body ng damkin, nakapag-produce siya ng dalawang shoots. Dalawang tubo. So, meron na po tayong dalawang puno. So, kung mapapansin nyo, sa tagal na rin po kasi hindi pa siya napatransfer sa lupa. Sa tagal na rin po kasi na ito ay nakapunla, naging ano, naging matured na rin po yung puno niya. So, pagka ganito po yung status ng halaman, pwede na rin po siyang maging parang mother plant na rin. Pwede natin siyang ikat, at itanim gaya nung ginawa natin kanina. So, makakapag-produce kayo ng bali endless na ano, endless na supply, endless na supang ng ano, ng damkin. Ayan, ganyan lang po siya kasimple. And umi-extra po yung mga ingay ng mga bata. Nahuli ako sa oras ng paglalaro ng mga bata. But anyway, yan po yung topic natin for today. Sana po may napulot kayong something sa aking tutorial for today, ang propagation po ng damkin. So, yun lang po. And bye-bye. Don't forget to like and subscribe po. Thank you.